Jam, Jam, maputol ka lamang namin, ano? May nakikita tayong live video sa mga sandaling ito, isang puting GMC na van na posibleng sakay na ang dating Pangulo, bagamat wala tayong kumpirmasyon kung nakasakay na nga dyan ang dating Pangulo. Nakikita na nga po natin yung paggalaw nitong mga sasakyan na nasa loob po ng compound ng VMMC. Well, as of now, no, we can just assume na ito yung convoy na magdadala kay dating Pangulong Arroyo sa kanyang tahanan sa La Vista. Maiksing convoy po itong nakikita natin. May isang van na nauna at ito may isang malaking van ito. Kung hindi ako nagkakamali, isang American van. At may ilang pang SUV na nakasunod at may isang kotse sa likod. May ito nakikita natin ang isang coaster na kulay puti. Ganyan, Rhea, yung nasinakyan ng Pangulo nang ilipat siya mula sa St. Luke's papunta sa VMMC. Bagamat wala tayong kumpirmasyon sa mga sandaling ito kung ano po ang sinasakyan ng dating Pangulo habang papalabas sa VMMC. Base na rin po kasi no, sa naging panayam natin kay Luli Arroyo, actually sila hindi nila alam kung sa private, privado bang sasakyan sasakay ang dating Pangulo o baka kailangan ng ambulansya, depende daw sa order o advice ng doktor. Pero sa mga ulat na pumapasok sa atin, no, naglalakad na patungo sa sasakyan na maghahatid sa kanya sa bahay niya sa La Vista ang dating Pangulong Arroyo. Medyo magalaw lang po yung ating kuhang video, pero ayan. Nakita okay. Po natin si... Medyo lumilinaw. Kailangan lang po natin talaga yung visual confirmation, no. Malinaw na siya, dating Pangulong. Alright. Malayo lamang po talaga ang pwesto ng ating camera dahil hindi pinayagan ng mga kawaninang media na makalapit o makapasok sa loob ng VMMC compound. Pero base po sa ating nakikita, si Pangulong Arroyo po ay nakasuot ng kulay puting blouse. Tama ba yung nakita ko, Rhea? Nakaputing blouse, sumakay sa coaster na kulay puti. Alright. So pasakay na po si dating Pangulong Arroyo dyan po sa coaster na kulay puti na siyang maghahatid sa kanya sa kanyang tahanan sa La Vista. At mukhang wala namang naging problema, Rhea, sa mga requirements ano, sa pagproseso right. Mula nung dalhin ng sheriff ng Pasay City RTC ang release order hanggang i-release na nga ng VMMC ang dating Pangulo. Alright, nakikita po natin ang paggalaw na ng mga sasakyan. No? Nandiyan din po ang kinatawan ng PSPO para po bantayan itong convoy na rin ng dating ang, Pangulo. Ang klaro sa punto nito, Rhea, ay mula sa VMMC ay didiretso po sa La Vista, sa kanyang bahay sa La Vista ang dating Pangulo at wala ng ibang dadaanan pa. Mm-hmm. At base nga sa nakikita natin, hindi kinailangan sumakay pa ng ambulansya ang dating Pangulo, although sinasabi kanina ni Dr. Legaspi ng VMMC, naka-neck brace pa ang Pangulo pero hindi naman seryoso yung kanyang medical condition. Isang paglilinaw lamang po, ano, tulad ng nabanggit ni Jam si Santi kanina, ito po ay piyansa at hindi absuelto ang dating Pangulo sa kasong electoral sabotage. Hindi pinayagan po dismissang kaso. Pinayagan lamang po ng Pasay RTC na maglagak ng piyansa ang dating Pangulo at hindi siya inabsuelto sa kaso. Again mga kapuso, lulan po ng puting coaster si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Balita din po natin, nakausap natin si Luli, nandiyan din po siya sa VMMC, so malamang-lamang kasama niya ang kanyang ina. Si Dato, we heard, pahabol sana, papunta sana, pa-uwi. So hindi natin alam kung nakaabot dyan sa VMMC. Maging ang first gentleman, batay sa banggit ni Luli, ano, ay papunta pa rin lang, o ba, hindi natin tiyak kung kasama na ng dating Pangulo sa mga sandaling ito. May nakikita tayo, papalabas na po ang ilang mga sasakyan mula sa main gate ng VMMC. Yan po ang lower right inset na nakikita ninyo sa inyong mga TV screen. Maikling convoy lang po ito. Ayan po ang coaster na kinalulunanan. Yan yung unang van. Yung unang puting van sa convoy. We expect in a few seconds lalabas na rin itong coaster na sinasakyan naman ng dating Pangulo. Alright mga kapuso, live po natin tinututukan ang paglabas sa Veterans Memorial Medical Center ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Walong buwan din siyang nanatili dyan sa VMMC.
mula nga nang siya ilipat mula sa St. Luke's Medical Center at gawing detainee dyan sa VMMC dahil sa kasong electoral sabotage. At kaninang umaga lamang po, na-receive na po ang bail order, itong pagpayag ng Pasay RTC na makapaglagak ng piyansa ang kampo ni dating Pangulong Arroyo. Yan pong nakikita niyong puting coaster na yan na gumagalaw. Ayan po, umaandar na, papalabas ng VMMC. Yan po ang coaster na sakay o sinasakyan ng dating Pangulo. May ilang mga SUV din po na nakasunod sa kanyang coaster. Mukhang hindi sila lalabas sa main gate, ano? Mukhang iba yung rutang dinaanan nila. Mm-hmm. Nawala po sa... Hindi nahagip ng ating camera, Rhea, yung coaster, ano, mukhang tulad nga na sinabi mo, iba yung dinaanan. Sa pagkakaalam ko, at least tatlo yung lagusan. Entrance exit points ng VMMC. Diyan sa VMMC. Alright mga kapuso, so ang diretso po ng dating Pangulong Arroyo ay sa kanyang tahanan sa La Vista. At base na rin po sa sinabi po ng kanyang unikaiha na si Luli Arroyo, siya po muna ay magpapahinga doon, probably mga ilang araw o ilang buwan, at matapos noon ay ipapasok po siya sa isang pasilidad para ho makatanggap ng alternative medicine sa kanya pong iniinda. Ngayon, Rhea, umaasa mga kawanin ng media na nag-abang dyan na may lalabas mula sa kampo ng dating Pangulo, whether it be Len Bautista Horn or Attorney Lambino, para makakuha ng pahayag mula sa kanyang kampo. Anong kondisyon ng Pangulo nang siya'y lumabas? Ano ang kanyang naging reaksyon? Ano ang kanyang maging susunod na hakbang ngayong pinayagan na siyang makapagpiyansa? Kasi sabi nga niyang kanyang anak na si Luli, medyo parang less than 100 pounds na lang ang timbang ng dating Pangulo. Ano, hindi rin daw maikakaila syempre na medyo na-depress ang Pangulo habang nasa loob siya ng VMMC dahil of course malayo sa pamilya, although nadadalaw naman siya, pero haluan mo na nga iba't ibang issue na ibinabato sa'yo at kumbaga nakakulong ka, detainee ka ng VMMC, malaking dagok nga yun sa katauhan ng dating Pangulo. Ang inset po sa upper right ng inyong screen na nakita nyo kanina, yan naman po yung mga kilos protesta na patuloy pa rin isinasagawa na mga pro at anti-Arroyo sa mga sandaling ito. Maaga pa lang kanina, Rhea, nang pumutok ang balita na pinagbigyan na nga ng Pasay RTC ang pagbibigay ng bail sa dating Pangulo, lumusob na ang mga militante at ganyan din ang mga taga-suporta dyan sa VMMC para magsagawa ng kanikanila mga aksyon. So presa po itong balitang ito, hindi lamang po sa amin po sa media, kundi maging of course sa pamilya ho ni dating Pangulong Arroyo. Naging emosyonal ho si Luli kanina nang malamang pinayagan na ng Pasay RTC na makapag-piyansa ang kanyang ina. At ito nga po ang live na kuha dyan po sa pinaka main entrance, no? Ito pong bukana ng VMMC. Mukhang sasakyan ito ng isa sa mga abogado, possibly, ano? Alright, titingnan po natin kung ano pong statement yung makukuha po natin, no? Para maipakita ho sa inyo kung ano hong mensahe ng dating Pangulo. At mula nga dito sa VMMC, ang tututukan naman natin na point ito ng mga La Vista dahil doong didiretso. Nasa linya po ng ating telepono si Attorney Ferdinand Topacio. Attorney Topacio, magandang hapon po. Si Ivan Mirina Rhea Santos po ito. Attorney! Attorney Topacio, sir. Nawala yata sa linya natin si Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga tagapagsalita ng pamilya Arroyo, ano? Babalikan po natin, pipilitin nating makuha muli ang linya. Subukan na. Si Luli ata itong ating nakikita ngayon. Subukan nating masilip kung sino mismo. Alright, that's Attorney Topacio with kumpirma lang natin kung sino ang kasama ni Attorney Topacio, ano? Alright, sinusubukan po natin makahingi ng statement. Attorney Topacio, sir, good afternoon. Si Ivan Mirina at Rhea Santos po ito. Attorney. Attorney, good afternoon. Alright, Attorney Topacio. Attorney. Attorney Topacio, ano ang mensahe ng dating Pangulo? Attorney Topacio, magandang hapon. Ano po ang mensahe ng dating Pangulo sa kanyang paglaya ngayong araw na ito? Attorney Topacio, sir. Ano ho ang... Attorney Topacio, sir. Ano ho ang mga katagang binitiwan ng dating Pangulo sa kanyang paglabas? Magpapasalamat. Ito
cannot tell you for security reasons. I'm sorry. Inay ko po. Art ng Habusa, medyo kinukuyog lang po ng mga member ng media si Atty. Pasio dahil ito po yung magiging unang pahayag ng kanyang tagapagsalita. No? Attorney? Tigil ako rito, ha? Tigil ako. Okay na. Hindi ho makausad, ano, yung sasakyan ni Attorney Topacio papalabas ng DMMC. Alright, mukhang bababa naman yung sasakyan. May sinasabi si Attorney kanina, pasasalamat. Ano? Yes, yes. Mukhang yun ang pangunahing mensahe ng dating Pangulo sa kanya mga taga-suporta. Alright, susubukan pa lumabas si Attorney Topacio para makapagbigay ng pahayag. Tinanggal na ang kanyang seatbelts para hindi na rin, hindi na rin na maging magulo. Alright, abangan po natin kung... Attorney Topacio? Alright, abangan po natin ang ibibigay na pahayag ng tagapagsalita, abogado ni dating Pangulong Arroyo, si Attorney Ferdinand Topacio. Mm-hmm. Hindi natin masabi lang ngayon kung sino yung kasama niya sa sasakyan. Ano? Bagamat nauna na nga na lumabas ang convoy, kabilang ang isang puting coaster kung saan po nakasakay si dating Pangulong Arroyo pauwi sa kanyang bahay sa La Vista, dyan din po sa Quezon City. At again, Ivan, hindi, yan dapat yung dadaanan kasi, yung supposedly dadaanan itong convoy ng dating Pangulo, pero nakita nga natin nag-iba po ng ruta para siguro mapabilis at maging maayos yung kanyang paglabas sa VMMC. So from VMMC, no, La Vista na po ang tungo ng dating Pangulo. Maigsing distansya lamang po ito, no? In a few minutes, we expect na makakarating na ang convoy ng dating Pangulo papasok ng La Vista Subdivision dyan po sa Loyola Heights sa Quezon City. Hindi rin po matiyak ano, kung sino-sino ang mga kasama ng Pangulo doon sa coaster, although presumably yung kanyang mga membro ng pamilya, kasama nga ang nakapanayam natin na si Luli Arroyo kasama doon sa coaster. Lulan po ng puting coaster, ito po nga si dating Pangulong Arroyo. Medyo kanina na aninag natin ng konti, no? Medyo magalaw lang yung kuha dahil nga hindi naman pinapasok yung mga kasamahan natin sa media dyan sa VMMC. Pero ayon na rin po sa paglalarawan po ni Luli, bumagsak po ang timbang ng dating Pangulo. Sa tingin niya, mga less than 100 pounds na lamang. Alright, pakinggan ito po natin. Mukhang may problema tayo sa audio, ano, sa live interview na kasalukuyan pong isinasagawa kay Attorney Ferdinand Topacio. Art, mga kapuso, ngayong araw nga po, kaninang umaga, no, inilabas po itong desisyon ng Pasay RTC na nagsasabing pinapayagan ng makapaglagak ng piyansa si dating Pangulong Arroyo sa kanyang kasong electoral sabotage. At alright. Mukhang may problema pa rin po tayo sa audio, ano, sa ating panayam kay Attorney Ferdinand Topacio. Tulad na nabalik mo, Rhea, kanina yung yung piyansa po na binayaran ng dating Pangulo ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ito po ay para sa kasong electoral sabotage na isinampalaban sa kanya kaugnay ng umano'y pagmanipula sa resulta ng eleksyon noong 2007. Samantala, ang nakikita po natin ngayon sa inset, sa gawing kanan ng inyong mga screen, pilit po nating hinahagip, ano, yung dadaanan ng ruta ng convoy ng dating Pangulo. O hindi ako nagkakamali, Rhea, ito'y gawing Katipunan Avenue. Kasi malapit lamang to, Rhea, itong VMMC nandito, yes, lamang sa North Avenue. Kung wala namang traffic, talagang tuloy-tuloy na yung ilang minuto lang nasa La Vista na yan. Alright, sinusubukan po natin maipalabas sa inyo ng live itong pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. Anyway, yun nga po mga kapuso, no, naglagak po ng 1,000,000 piso.
ito pong kampo ni dating Pangulong Arroyo dahil pinayagan na pong makapag-bail ang dating Pangulo para sa kasong electoral sabotage. Naging mabilis din po ang pagproseso noon dahil actually, kung handa na naman yung pera mo, no, mabilis na lang yung proseso noon. Supposedly, dadaan pa po yung sheriff, si Sheriff Rodelio Buenviaje sa PSPO sa Kamkrame. Pero hindi na nga po ito nangyari dahil dumiretso na siya sa VMMC, sa VMMC at ang PSPO oh, sa VMMC. Now na. Okay. Sir, ba't sir ako okay. Sona? Ha? Sona. Ay, ano masasabi niya sa Sona? Ay, wala. Eh, wala. Tapos na yun eh. Maluma na yun eh. Kaya mo na yung Sona. Sir, sana po sila pakatamay mo. Sulo po matayin sa kapita. Gutom ako eh. Inubos ni Congressman Villarosa yung chocolate cake eh. Ano po ba kayo pinagal sa loob? Ano po mga napag-usapan nila? Yung iba confidential kasi eh. Pero mostly... Yung hindi ko, yun lang hinaharap na mga kaso pa rin. Marami pa rin kasi, hindi pa rin kailangan magdiwang ng husto. Anong mood po ni Gloria ngayon? Ay, syempre, she's in a very good mood that after many months of bad news, at least may isang good news naman na dumating. Paano po nila lalabanan yung isa pang kaso, sir? Gagawin namin ang aming we will do our best. Okay. Hindi niyo ba lalapitan itong mga nagra-release na? Ha? Opo. Wala namang masama kung lapitan ko. Para sabihin sa kanila,